Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw, at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological, na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao, batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang iyong sensitivity ay lumalaki. Madali kang umunlad sa iyong mga layunin, kahit na ang iyong pagiging sensitibo ay masyadong matalas. Hindi mo mahulaan kung ano ang iniisip ng isang tao. Kaya kailangan mo lamang na maging mapagpasensya at maghintay hanggang sa makakuha ka ng mas malinaw na pananaw. Sa lahat ng oras sa panahong ito, posibleng magalit at magagalit dahil sa mga problema sa iyong mga personal na relasyon na gumugugol ng lahat ng iyong oras. Darating ang mga balita sa pananalapi na hindi partikular na kanais-nais. Ang isang paglalakbay, kahit na sa tag-ulan, ay magiging masaya. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Asahan ang magagandang balita tungkol sa iyong personal na buhay. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Ikaw ay uhaw sa bagong kaalaman at makukuha mo ito ng madali. Ang nakakainis na mga tungkulin ay sincere sa iyong kalooban, ngunit malapit ka nang makilala mula sa iyong mga kasamahan. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Ang celestial alignment ay nagpapahiwatig ng isang oras kung kailan maaari kang makaramdam ng higit sa isang maliit na pagkahilig sa isang partikular na tao. Sa panahong ito, kakailanganin mong magton ng higit pa sa iyong intuitive na bahagi upang money ang tagumpay na iyong hinahanap. Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Planuhin ang iyong oras nang naaayon sa mga prioridad. Ang iyong mga pagkakamali ay maaaring ganap na baguhin ang iyong mga pangunahing layunin para sa panahon, ngunit iyon ay pabor sa iyo. Ang kasalukuyang astral na enerhiya ay naghihikayat sa iyo na isipin ang iyong hinaharap. Asahan ang problema para sa tagumpay sa pananalapi na pinaghirapan ng iyong mga kasamahan. Ang mga paghihirap ay tutulong sa iyo na patunayan kung ano ang iyong kaya. Sinasabi ng mga bituin na sa lalong madaling panahon ay hindi mo na mate at tago ang iyong nararamdaman at payuhan kang makipag-usap sa taong responsable sa kung ano ang nangyayari sa loob mo ngunit may dahilan, kung posible. Ang tindi ng iyong mga damdamin ay maaaring magpakilala sa kanilang sarili, at maaari mong mahanap na imposibleng pigilan ang iyong sarili na madala sa isang siklab ng galit. Huwag ipagsapalaran kapag nagtagumpay ka sa mga problema, dahil maaaring lumalala ang iyong mga relasyon sa mga grupong kinabibilangan mo. Maging matyaga sa halip na mapilit. Magkakaroon ng magandang pakiramdam ng pagkakaisa sa lalong madaling panahon at maaaring may ilang nakakagulat na pagbabago at mga bagong pag-unlad sa paligid mo. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Subukang suriin ang mga kaganapan ng may layunin at walang pagkiling. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais. Maging maingat kapag nangangako. Ang mga maling komunikasyon mula kahapon ay maaaring patuloy na magdulot ng mga problema ngayon, mahal na Aries, habang ang Mercury at Chiron ay nag-aayos sa kalangitan. Subukang huwag isara kung mayroon kang mga isyo na kailangang tugunan, ngunit tandaan na tingnan ang mga bagay mula sa maraming pananaw kung talagang naghahanap ka ng solusyon.
Samantala, ang buwan ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito sa iyong tanda, na bumubuo ng matamis na koneksyon sa Saturn at nagbibigay daan sa iyong makahanap ng katatagan sa loob ng iyong komunidad. Gayunpaman, kailangan mong alalahanin kung gaano karaming oras ang ginugugol mo sa pakikipag-usap sa iyong pamilya, o ang isang malupit na koneksyon sa pagitan ng Luna at Pluto ay maaaring humantong sa mga isyu sa trabaho. Lucky number, 3 and 12. Lucky color, yellow-green. Taurus, ang tagumpay ay malapit na. Ang pagmamadali, lalo na sa puntong ito, ay makakasakit lamang sa iyo. Mag-ingat sa labis na pagsali sa mga emosyon ng mga tao sa paligid mo dahil sa paraang iyon ay sinasaktan mo ang iyong sarili. Kung patuloy mong pipigilan ang iyong tunay na emosyon sa mga kasalukuyang isyo, magdurusa ka sa huli. Hindi pabor sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Hindi ka nais-nais na maglakbay at kung kinakailangan maging maingat. Kung mayroon kang anumang mga plano na pinag-iisipan mong isagawa, pagkatapos ay ilipat ang mga ito ngayon nang hindi naghihintay ng kahit isang segundo. Tanggapin ng walang pag-aalinlangan ang isang panukala na magdadala sa iyo ng magandang kita. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa iyong sarili ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa iyo. Maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Sa trabaho, patakbuhin ang partikular na gawain na itinalaga sa iyo kung gusto mong ipakita ang iyong mga kakayahan. Ang pagtanggap ng mga ideya mula sa iba ay ang iyong pinakamahusay na diskarte para sa tagumpay. Ang mga astral energies ay gagawing mas madali para sa iyo na maging mas matyaga. Ikaw ay puno ng bagong lakas at magagawa mong ipataw sa iba na sumunod sa iyong mga kahilingan. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Huwag magtaka kung inaalok ka ng isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Ito ay isang napaka-analytical na oras para sa iyo. Ang mga plano para sa hinaharap ngayon ay maaaring hindi makatotohanan at labis na ambisyoso. Kailangan mong balansehin ang iyong pananalapi at siguraduhin na kukuha mo ang gusto mo para sa iyong pera. Kapag papasok sa trabaho o pamimili, kumuha ng ibang ruta, o mamili sa ibang lugar, hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari, kung talagang pakiramdam mo ay isang pagbabago, ang sagot ay maaaring anyayahan ang mga talagang naiiba sa bawat kahulugan ng salita dahil ang isa o dalawa sa mga taong ito ay maaaring baligtarin ang iyong buhay, at maaaring manatili ng mas matagal kaysa sa iyong inaasahan. Mararamdaman mo ang inggit na dulot ng iyong tagumpay, na karaniwan at hindi dapat mag-abala sa iyo. Ang iyong pasensya at tiyaga ay masusubok. Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng dagdag na pagpapalakas ng kumpiyansa, na naglalagay sa iyo sa lubos na mood at nakakaakit ng mga tao sa iyo kung kanino ka masaya na makipag-ugnayan at tunay na komportable. Pag-isipang gumawa ng ilang pagbabago. Maaaring hikayatin ka ng planetary energy na isaalang-alang at suriin ang iyong pag-uugali. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Payagan lamang ang mga taong maaasahan mong maging malapit sa iyong mga plano. Maging matyaga at tactile. Huwag makonsensya tungkol sa pagtatakda ng mga hangganan upang mapanatili ang iyong emosyonal at mental na kagalingan, habang ang buwan ay humahalik kay Saturn. Ang mga vibes na ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong sarili, bagamat hihilingin din sa iyo na kilalanin ang iyong mga responsibilidad. Magplanong muling kumonekta sa iyong espiritualidad habang umiikot ang hapon at humarap si Luna sa Pluto. Kung hindi, maaari kang magsimulang makaramdam ng pagkadiskonekta sa universo. Mapapansin mo ang isang pagbabago kapag ang buwan ay pumasok sa iyong tanda, na naglalabas ng mga pagpapala ng kosmiko habang nagpapasigla sa iyong espiritu. Ang good vibes ay dadaloy ngayong gabi kapag hinalikan ni Luna si Venus, na nagbibigay daan sa iyong maramdaman ang pagmamahal mula sa bawat direksyon. Lucky number, 2 and 10. Lucky color, light blue. Gemini, manatiling kalmado at huwag agad ibahagi ang iyong kagalakan sa iyong mga kapitbahay dahil sila ay naiinggit sa iyo.
Subukang huwag magalit dahil sa katotohanan na wala kang sapat na inisyatiba at hindi mo pinapatatag ang iyong naabot. Hayaan ang iyong mga ideya na lumago ng dahan-dahan at maging mapagpasensya. Madarama mo na may nakikipaglaro sa iyo, ngunit hindi mo mapapatunayan na ito ang kaso, maaari ka lang maging sobrang insecure sa iba. Itigil ang lahat ng nakakapinsalang kakilala at pagkakaibigan. Iminumungkahin ang pagkakahanay ng planeta na kailangan mong magtrabaho sa paggawa ng kaunting psychoanalysis sa iyong sarili. Ayusin muli ang iyong mga pananalapi kung nagpaplano ka sa ilang uri ng pamumuhunan. Huwag maglakbay. Ang pagsasaayos ng planeta ay nagdudulot ng maraming magagandang ideya at maaaring mayroon kang ilang magagandang ideya para sa mga plano. Huwag tanggihan ang tulong. Kung ikaw ay nasa pangangalakal, huwag gumawa ng aktibong gawain. Maaaring makita mo ang iyong sarili na nagpapakita ng napakaraming pagkainip sa panahon ng siklo na ito. Sasalubungin ka ng mga hindi inaasahang tagumpay, kung saan makakakuha ka ng maraming karunungan. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Maaaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Mayroon kang mga kaibigan na hindi sumasang-ayon sa iyong mapanganib na mga intensyon. Ang mga planeta ay nangangako ng mga balita na may kaugnayan sa isang malapit na kaibigan na magugulat sa iyo. Maaaring kailanganin mong umasa sa iyong mga ipon mula sa nakaraang buwan. Kayong mga nagnanais na maglakbay para sa isang pulong ay kailangang maghanda na malit. Magpakita ng pagigiit. Ang mga bituin ay nangangako sa iyo ng isang oras na puno ng simbolo ng damdamin at pag-ibig. Ikaw ay magiging aktibo at matapang sa pag-ibig. Magkakaroon ka ng mga pagnanasa para sa mga pakikipagsapalaran na magdadala sa iyo ng magandang pagkakataon para sa pag-iibigan. Maaari kang makapasok sa isang komunidad na ganap na magbabago sa iyong mga ideya sa mundo at buhay. Ang planetary na kapaligiran ay maaaring lumikha ng mga paunang kondisyon para sa iyo na maging gusot sa damdamin. Kung kaya mong magtiis, magiging maayos ang lahat. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iyong mga isyo, malamang sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, magaganap ang ilang kamanghamanghang pagbabago. Ang mga maling payo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpupulong at pag-uusap kung pinagkakatiwalaan mo ang lahat ng hindi muna ito isinasaalang-alang. Magsisimula kang aktibong tapusin ang iyong mga gawain at haharapin ang mga plano na iyong binalangkas. Magiging matagumpay ang paglalakbay, ngunit mag-ingat kung ikaw ay nasa likod ng manibela. Maging mahulaan at pantay. Mag-ingat kung sino ang pinagkakatiwalaan mo ngayon, mahal na Gemini, habang nakikipag-ugnayan ang Mercury kay Chiron. Ang kosmikong klima na ito ay maaaring humantong sa mga pagtataksil, na ginagawang mahalaga na mapanatili ang malusog na mga hangganan. Maaari ang mga pagkabigo ngayong hapon kapag ang buwan ay bumubuo ng isang malupit na aspeto sa Pluto, at maaaring gumuho ang pagkakaibigan kung hindi mo masubaybayan ang iyong mga emosyon. Mapapansin mo ang pagbabago kapag pumunta si Luna, na naglalagay sa iyo sa isang mas pribado ngunit nakaka-relax na mood. Magdagdag ng espiritual na elemento sa iyong gawain sa pag-aalaga sa sarili ngayong gabi kapag ang buwan ay nakahanay sa Venus, na naglalabas ng pagkakaisa at suporta mula sa iyong mga kasamahan. Lucky number, 8 and 16. Lucky color, dark gray. Cancer, ang kaunlaran ay nangangailangan na maging tactical at hindi masyadong nagsasalita, lalo na ngayon. Magsagawa ng mga pag-uusap sa mahinahong tono at pinipigilang damdamin. Malamang na mawalan ka ng pasensya sa lalong madaling panahon sa mga hindi kasama nito. Huwag mag-atubiling humingi ng tawad sa iyong mga pagkakamali. Magiging matagumpay ang mga biyahe. Gamitin ang mga ito upang maiwasan ang mga problema. Ang pag-uusap ng tapat tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magbago ng mga bagay nang mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Huwag manghiram ng pera kung hindi mo ito kayang bayaran. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon.
Sinasaktan ka ng kasakiman. Lumayo sa mga pakikipag-ugnayan sa negosyo dahil madali kang mag-away. May nag-trigger ng lahat ng uri ng emosyon at damdamin. Kung ikaw ay nasa proseso ng isang mahalagang desisyon, huwag magmadali sa anumang bagay. Napakalapit mo na sa iyong itinakdang mga layunin, ngunit tinatago ng ambon ang iyong napipintong tagumpay mula sa iyong mga mata. Ayusin ang isang aktibong holiday, isang paglalakbay, na may kaugnayan sa sports, hiking sa mga bundok o kultural na libangan. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng iba at ng iyong sarili ay magpoprotekta sa iyo mula sa mga pagkakamali. Maghanda para sa hindi kasiyahang balita na may kaugnayan sa mga problema sa buhay ng isang mabuting kaibigan. Ayusin muli ang iyong mga pananalapi kung nagpaplano ka sa ilang uri ng pamumuhunan. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo upang makisali sa pagsasaalang-alang kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Huwag hayaan ang mga nakakapinsalang tao sa iyong buhay. Huwag magmadali sa anumang bagay. Ang isang relasyon na unti-unting umuunlad ay magiging perpekto at magagawa mong makipag-usap ng maayos, na napakahalaga. Ang celestial energy ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam na hindi masyadong nalalapit tungkol sa isang partikular na issue. Sa oras ng panahong ito, malamang na makatagpo ka ng mga hindi naaangkop na tao. Maging matyaga at maghintay habang ang hibla ng iyong buhay ay tahimik na nagbubukas upang ipakita ang iyong tunay na landas. Ang celestial alignment ay tiyak na nagdudulot ng mga bagay na buhay at kapag naitakda mo na ang iyong mga layunin, hindi ka nalilinggan pabalik. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagyat na pagpupulong. Isaalang-alang kung gumagawa ka ng hindi hinihinging kabutihan upang hindi manalo ng isang kaaway. Makakakuha ka ng pinakahihintay na impormasyon. Huwag subukang sumikat ng may kaalaman sa harap ng mga taong mas may kaalaman kaysa sa iyo. Gumawa ng isang mapamilit na diskarte sa umaga, habang ang buwan ng Aries ay humahalik sa seryosong Saturn. Makakatulong sa iyo ang mga vibes na ito na umunlad sa loob ng iyong mga personal at profesional na layunin, lalo na kapag mabilis at mapagpasyang aksyon ang ginawa. Mag-ingat sa tensyon ngayong hapon kapag nakipaghiwalay si Luna sa Pluto, na nagbabantang mag-trigger ng mga issue sa iyong romantikong buhay, lalo na kung pinaghihinalaan ng iyong partner na nagtago ka ng mga sikreto. Mapapansin mo ang pagbabago kapag ang buwan ay pumasok na naghihikayat sa iyong tanggapin ang karangyon habang sinusuportahan ang iyong komunidad. Lucky number, 11 and 14. Lucky color, silver. Leo, ang kapalaran ay nangangailangan ng iyong pagsunod at pasensya kung nais mong tapusin ang trabaho. Ang pagiging prominent ay nasa iyo. Ang mga hindi inaasahang bagong kontak ay darating sa iyo at maaaring hindi mo maiiwasan ang mga ito, ngunit kung magpasya kang pangalagaan ang mga ito, makakakuha ka ng pangkalahatang paghanga. Ngayon ay maaaring medyo emosyonal ka, ngunit kulang ka sa kailanawan. Kung inaalok ka ng isang paglalakbay na kailangan mong matanto sa lalong madaling panahon, huwag tanggihan ito. Ang mga planeta ay nagdudulot sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Ang mga layunin at pangarap sa pananalapi na mayroon ka ay nangangailangan ng pagtuon. Ang mga maimpluwensyang kakilala ay tutulong sa iyo sa pagbabagong iyong isinasaalang-alang. Itakdang pag-isipang muli ang iyong mga plano para sa mga bagong aktibidad kung itinuturing mong kumikita ang mga ito para sa iyo. Depende sa iyong intuition na magdadala sa iyo sa mga tamang aksyon sa anumang sitwasyon, posible ang mga bagong alok sa negosyo, na maaaring mapatunayang kapaki-pakinabang sa iyo at tulungan kang makumpleto ng matagumpay ang iyong trabaho. Ang pagkilala at kasaganaan ay ginagarantiyahan kung titingnan mong mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Ang sandaling ito ay hindi naaangkop para sa pagtatalo dahil naiinip ka. Protektahan ang iyong mga interes nang hindi agresibo. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Ang iyong mga plano ay sasailalim sa isang malaking pagwawasto, o hindi mo ito matutupad. Hanapin ang pinakamaikling paraan upang mapabuti ang katayuan ng iyong material. Maaari mong malaman na may kailangang baguhin sa iyong buhay.
Iminumungkahi ng pagkakahanay ng planeta na kailangan mong magtrabaho sa paggawa ng kaunting psychoanalysis sa iyong sarili. Huwag tumakas sa katotohanan at huwag magtiwala sa hindi na verify na impormasyon. Para sa iyo, ang panahong ito ay magiging hindi malilimutan, pabago, bago at mayaman sa mga kaganapan na maaring manghula ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong personal na buhay. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay. Kailangan mong maging emosyonal na secure, dahil hindi ka makakapag-relax kung nararamdaman mong may anumang uri ng kahirapan. Maging magalang, kaakit-akit at huwag palampasin ang pagkakataong ipakita ang iyong katalinuhan. Huwag hayaang makagambala ang damdamin sa iyong dahilan upang makita ang mga tunay na katangian ng mga taong nasa proseso ng iyong mga plano. Ang ilang mga espesyal na kaganapan ay maaaring nasa abot-tanaw, at magkakaroon ng mas malalim na epekto sa iyong buhay kaysa sa kasalukuyan mong pahalagahan. Kung maglalakbay ka sa lalong madaling panahon, suriin muli kung buo ang lahat ng iyong mga dokumento. Ang pagsasaayos ng astral ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gumugol ng ilang oras sa pagsusuri ng iyong mga nakaraang aksyon. Kung kinakailangan, maging kompromiso. Buksan ang iyong sarili sa mga pagpapala ngayong umaga, matamis na leon, habang ang buwan ng Aries ay humahalik kay Saturn. Ang kosmikong klima na ito ay magdadala ng katatagan sa iyong puso, kahit na ang isang elemento ng karmak ay papasok din, na minarkahan ang perpektong okasyon upang gumawa ng isang bagay na maganda para sa isang taong mahal mo. Subukang manatiling organisado ngayong hapon kapag humarap si Luna sa Pluto, o maaari mong maramdaman na parang nawawala ang iyong mga pangarap. Mapapansin mo ang isang pagbabago kapag ang buwan ay lumipat, na nagdadala ng isang nagpapatatag na enerhiya sa talahanayan na perpekto para sa muling pagkonekta sa iyong mga personal at profesional na agenda. Lucky number, 1 and 5. Lucky color, magenta. Virgo, ikaw ay magagalitin, huwag pansinin ang mga sinasabi ng iba. Subukang huwag ibahagi ang iyong mga ideya at impression sa kahit na ang iyong mga pinakakapanipaniwalang kaibigan dahil ikaw ay gagawa ng mga problema para sa iyong sarili. Dahil sa pagkakahanay ng planeta, gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Ang tagumpay sa panahong ito ay automatiko. Maaring kailanganin mong tasahin ang isang bagay sa iyong kasalukuyan sa pamamagitan ng ibang sukatan kaysa sa mayroon ka sa kasalukuyan. Gusto mong makamit ang iyong mga layunin, ngunit palagi mong matutugunan ang katigasan ng ulo ng mga tao sa paligid mo. Dapat na pinag-isipang mabuti ang mga pagbabagong iyong pinoproyekto. Huwag kumuha ng business trip. Kung inaalok ka ng mga bagong mapagkukunan ng kita, huwag tanggihan ang mga ito. Protektahan ang iyong mga interes, ang komunikasyon sa pamamahala ay magiging mahirap. Konting pasensya lang at magiging maayos ang lahat. Ang sandali ay nagbibigay daan sa iyo upang matugunan ang mga taong makakamit mo ang hindi inaasahang tagumpay. Para sa mga nagsasanay ng sining, ang mga bituin ay nagbibigay ng pagkakataon na lumikha ng isang bagay na tunay na maganda, na may pagkakataong magdulot ng napakalaking kagalakan. Magsaya ka, tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako nang walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Ang mga hamon ay darating sa iyo na makakatulong sa iyong makahanap ng isang bagong diskarte upang malutas ang iyong mga personal na problema. Sa kasalukuyang celestial na enerhiya na naglalaro, ang isang malaking hakbang ay maaaring magdulot sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin o plano. Sa kasalukuyang planetary alignment, maaaring magdulot sa iyo ng ilang problema ang mga issue sa pananalapi. Ang buhay ay kailangang magbago at magbago sa patuloy na batayan, mayroong bawat pagkakataon na ang isang taong makaharap mo ay magpapatunay na kaakit-akit, at magpapaalala pa sa iyo ng isang napaka-espesyal na tao na dati mong nakilala at minahal, kaya kung magpasya kang gawin ito ng higit pa, tiyak na hindi mo ito pagsisisihan, hinihikayat ka ng astral alignment na pabagalin at pahalagahan kung ano ang mayroon ka. Ang makapangyarihang damdamin ay dumadaloy sa kalangitan ng iyong emosyonal na buhay, dahil sa celestial energies na naglalaro ngayon.
Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Huwag matakot na gumawa ng tapat na pagtatasa ng isang sitwasyon. Kung kailangan mong maglakbay, tapusin muna ang iyong mga gawain. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit sa lahat ng mga gastos, ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabaygo ng hindi inaasahan. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Magiging inspirado kang maging seryoso at magayos sa iyong mga layunin ngayong umaga, mahal na Virgo. Salamat sa isang matamis na pagpapalitan sa pagitan ng buwan ng Aries at Saturn. Makakatulong sa iyo ang mga biglaang epiphanies na makita ang landas sa hinaharap ng mas malinaw, na tumutulong sa iyong lumipat sa hinaharap na pakiramdam na mas mahusay at handa. Sa kasamaang palad, ang mga lumang pattern ay maaaring subukang lumitaw muli kapag Luna square off sa Pluto ngayong hapon, na ginagawang ito ay mahalaga na manatiling matatag sa iyong desisyon. Magbabago ang vibe sa sandaling pumasok ang buwan sa Taurus, na nagbibigay daan sa iyong kumonekta muli sa iyong optimismo habang nauunawaan na ang universo ay may plano para sa iyo. Lucky number, 22 and 10. Lucky color, purple. Libra, kailangan mong maging mas proaktibo upang maiwasan ang pagkabigo. Napagtanto na ang mga paghihirap ay humahadlang sa iyong mga salita upang maabot ang mga taong nilayon para sa kanila. Mukhang ikaw ay nasa isang partikular na masigasig at adventurous na mood. Ito ay palaging mas mahusay kung maaari kang maghintay ng hindi bababa sa isa pang araw bago gumawa ng anumang panghuling desisyon. Maaari mong asahan ang kaunting kita. Pakiramdam mo ay tensyonado ka ngayon dahil sa iyong kawalan ng kakayahan na pangasiwaan ang dami ng impormasyong kailangan mo upang maisakatuparan ang iyong mga ideya at plano. Itigil ang pagtingin sa paraan ng mga bagay, at suriin kung gaano karami ang mayroon ka sa kasalukuyan, pagkatapos ay isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong hinaharap. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiyasyang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Hindi kanais-nais na maglakbay dahil ikaw ay ginulo. Marami sa inyo ang makakaranas ng pagnanais na lumikha, huwag mag-react ng masakit sa mga kritikal na pangungusap na hindi nakatuon sa iyo at ipagkasundo ang iyong sarili sa gawaing gagawin mo, dahil ito ay makakatulong sa iyo na lumiwanag sa iyong mga kakayahan. Ang pag-unlad tungo sa kaunlaran ay nasa iyong mga kamay, at magkakaroon ka rin ng pagkakataong palawakin ang iyong mga abot-tanaw. Ang kasalukuyang planetary energy ay may posibilidad na magsulong ng mga damdamin. Hayaan ang kontrol at maging matyaga. Huwag menas kung nakikita mong mas mabagal ang pinaplano kaysa sa inaasahan. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Ang siklong ito ay magdadala sa iyo ng material na kasaganaan. Huwag maghangad ng tagumpay sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pagbabago. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Maging responsable, katamtaman at umiwas, pinapayuhan ng mga bituin na maging bukas sa pag-uusap at pagpapalitan ng mga paniniwala sa iyong iba, dahil ang komunikasyon lamang ang makakatulong sa iyo na patatagin ang iyong relasyon. Huwag magmadali o pahintulutan ang agresibong pagkilos upang patunayan ang iyong pagiging tama. Ang pakikipag-usap sa iyong mga kamag-anak ay nagdudulot sa iyo ng kagalakan na maaaring maistorbo ng mga nakabinbing hindi kasiyasyang obligasyon. Ang iyong mga emosyon ay maaaring pumihil sa iyo na maunawaan ng tama ang mga pag-uusap. Isaalang-alang kung paano gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong buhay ng maayos. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamanghamanghang insight. Ang mga impluwensyang celestial ay naghihikayat sa iyo na pag-isipan ang lahat ng uri ng mga plano at pakana upang maakit ang atensyon ng isang tao. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Iwasan ang panlilin lang sa sarili at huwag sabrahan ang iyong sarili. Madarama mong minamahal ka kung sino ka talaga ngayon, mahal na Libra, salamat sa matamis na palitan ng Aries Moon at Saturn. Ang mga vibes na ito ay tungkol sa pagiging tunay, kaya tandaan na huwag i-compromise o kung sino ka para pasayahin ang iba.
Magkakaroon ng emosyonal na sigla ngayong tanghali kapag nakipaghiwalay si Luna sa Pluto, na minarkahan ang perpektong pagkakataon na humiga sa bahay. Dadaloy ang good vibes kapag pumasok ang buwan sa Taurus at kumonekta kay Venus, na humihiling sa iyo na unahin ang wellness. Lucky number, 18 and 29. Lucky color, violet. Scorpio, sa lahat ng mga gastos subukang maging kalmado. Posibleng gawing komplikado ang relasyon sa iyong kapareha, dahil sa kawalang ingat. Sa kabila ng mga emosyon na halos hindi mo kayang panatilihin sa iyong sarili, maaari mong asahan ang mga positibong pagbabago na ginagarantiyahan ng tagumpay. Sa panahong ito, ganap kang napapailalim sa iyong mga damdamin na nagdudulot ng tensyon sa loob mo. Ang iyong mga aksyon ay minarkahan ng tagumpay at nagdudulot sa iyo ng magagandang kita sa pananalapi. Maglakbay kung sigurado kang pupunuin ka nito ng magagandang alaala. Maghanda upang isagawa ang iyong mga plano. Subukang huwag suriin ang lahat ng sinasabi ng ilan, at kung bakit maaaring sinasabi nila ito. Ang isang pagpupulong na sinusundan ng mabuting balita ay mag-uudyok sa inaasahan, maliit ngunit nangangako na mga pagbabago sa iyong buhay. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao, mag-ingat sa mga bagong kakilala sa negosyo, dahil mahirap suriin ang mga ito at i-filter ang mga kapaki-pakinabang. Hindi magandang magpanggap na mabait, lalo na kapag nakakaramdam ka ng matindi at makapangyarihang mga emosyon na walang paraan para maipahayag mo ito ng maayos. Mag-isip ng mahinahon tungkol sa lahat ng bagay na sisimulan mong gawin. Magtagumpay ka sa mga nasimulang pagsisikap, at kung hindi mo sasaktan ang iyong sarili, ang lahat ng nasa balangkas para sa panahon ay maisasakatuparan gaya ng iyong inaasahan. Ang paglalakbay ngayon ay hindi kanais-nais. Tinutulungan ka ng pagsusuri na maabot ang mga kinakailangang pamantayan sa iyong mga relasyon. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Mahalagang huwag magpahiram ng pera sa sandaling ito. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Iwasan ang kawalang muwang, inirerekomenda ng mga bituin na huwag magmadali sa pagsisimula ng isang bagong romantikong relasyon kung hindi ka lubos na tiwala sa pagiging angkop ng tao para sa iyo, para sa mga may buhay pampamilya at relasyong mag-asawa. Marami sa inyo ang madarama ng pagtaas sa kanilang responsibilidad. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mo na lang na ma-access ang lugar na iyon sa iyong puso kung saan umiiral ang ilan sa iyong pinakamaselang emosyon. Panahon na upang makita ang iyong sarili mula sa malayo sa pamamagitan ng mga mata ng ibang tao, at mapagtanto na ang iyong pag-uugali ay nakakainis at kailangan mong humingi ng tawad. Maaaring mas mahusay na magdahan-dahan sa halip na magpabilis, dahil ayaw mong tumalon sa anumang bagay na masyadong mabilis at pagkatapos ay matuklasan mong nagkamali ka. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Matutuwa ka sa mga balita ng paparating na masasayang kaganapan. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Pinapayuhan ka ng mga panel na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. Madarama mo ang kontrol sa iyong puso at mga pangyayari ngayong umaga, mahal na Scorpio, habang ang buwan ay humahalik sa seryosong Saturn. Payagan ang iyong sarili na mag-tap sa iyong awtoritatibong panig, ay reclaim ang kaayusan sa loob ng mga sitwasyong medyo naging magulo kamakailan. Panoorin ang iyong mga salita ngayong hapon kapag nakipag-usap si Luna kay Pluto, o maaari kang makasakit ng damdamin ng ibang tao. Magkakaroon ng matamis na enerhiya kapag lumipat ang buwan, na nagpapagana sa sektor ng iyong chart na namamahala sa pag-ibig. Magplanong makipag-ugnayan sa isang mahal na kaibigan o sa espesyal na tao ngayong gabi kapag hinalikan ni Luna si Venus. Lucky number, 6 and 14. Lucky color, orange. Sagittarius, kakailanganin ang pasensya upang makitungo sa isang taong walang gaanong pananaw sa hinaharap tulad ng sa iyo.
Ipagpaliban ang malapit na mga kainahinalang pagpupulong at pag-uusap upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ayaw mong isipin ito. Madalas mong nakakalimutan na ang iyong impulsiveness ay minsan hindi makatwiran at nakaka-trauma sa iba. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Mag-ingat na huwag lumala ang iyong kalagayan sa pananalapi. Marahil ay maaari mong ayusin na lumabas sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, ngunit laging gustong pumunta. Ang mga pagbabagong maaaring makinabang sa iyo sa lalong madaling panahon ay magbubunyag ng mga bagong pagkakataon para sa pagkilala. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay naghihikayat sa iyo na itakda ang iyong mga layunin at plano. Sukatin ng mabuti ang iyong mga salita at kilos, handa ka na ngayon para sa bagong paggawa, ngunit mas mainam na huwag pilitin ang iyong sarili sa maraming gawain, dahil ang napakalaki na ito ay maaaring makapinsala sa iyong kalusugan. Ikaw ay nasa isang bagong track ngayon at ang track na ito ay haantong sa tagumpay. Kung anumang bagay na labag sa iyong kalooban, ikaw ay nagiging nakakainis at magagalitin. Makakakuha ka ng paghanga kung hindi ka nagmamadali, kaya manatiling kalmado at matiyaga. Suriin at kalkulahin ang iyong mga proyekto ng malalim pagkatapos ay magpatuloy sa pagkilos. Magtiwala na maaari kang kumita ng pera sa paggawa ng isang bagay na gusto mo. Sa darating na panahon maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Ang hindi kasiyahang balita ay maaaring magbago ng iyong buhay. Ang mga biyahe ay pabor sa iyo ngayon. Huwag ipagkait ang tulong sa mga mahal sa buhay o kaibigan. Ang panahong ito ay maaaring maging madamdamin, kaya kung ikaw ay lalabas sa isang petsa, maging handa sa anumang bagay, dahil ang matinding damdamin ay maaaring mailabas at maaaring mo ring makuha ang impresyon na nakilala mo ang taong ito kahit papaano. Ang mga bagong kakilala ay pinagmumulan ng problema. Maging matiyaga sa halip na gumawa ng isang malaking hakbang. Sa lalong madaling panahon maaari mong makita ang iyong sarili na determinado na ipaalam ang iyong nararamdaman. Kung nais mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay, makukuha mo ang lahat ng tulong na gusto at kailangan mo mula sa kasalukuyang pagkakahanay ng planeta. Marami ang iyong mga gawain, kaya magandang magplano ng matalino. Huwag tuksuhin na maglakbay kung sa tingin mo ay hindi komportable. Hatiin ang iyong mga aksyon sa mga nakaraang araw at subukang iwasan ang problemang pag-uugali. Maging matiyaga at tactile. Isa ka sa pinakamatapang at nalalapit na miyembro ng Zodiac, mahal na Archer, palaging nauuna sa linya upang sabihin ang iyong piraso. Bagamat kung minsan ang katangiang ito ay maaaring mapunta sa iyo, ang isang matamis na palitan sa pagitan ng buwan at Saturn ay nagmumungkahi na ang iyong pagiging direkta ay makakatulong sa iyong makuha ang gusto mo ngayong umaga. Gayunpaman, kakailanganin mong umatras habang umiikot ang hapon at humarap si Luna sa Pluto, na nagbabantang magpapalakas ng emosyon habang kinakalampag ang iyong pundasyon. Mapapansin mo ang pagbabago kapag lumipat ang buwan sa sensual na Taurus, na nag-iimbita sa iyong yakapin ang kagalingan habang inuuna ang iyong kalusugan sa susunod na dalawang araw. Lucky number, 5 and 16. Lucky color, yellow. Capricorn, huwag magpakita ng pagkabalisa. May kakayahan kang maging matagumpay sa iyong sarili kaya gawin mo ito. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay naguudyok ng mod ng malalim na pag-iisip, na maaaring maghikayat sa iyo na mag-isip ng malalim sa kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Ngayon ay oras na upang magsagawa ng mga kagyat na pag-uusap at pagpupulong sa mga kamag-anak. Huwag masyadong suriin ang bawat maliit na detalye na tumatawid sa iyong landas. Ang kapakipakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Ang isang paglalakbay, na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiyahang pag-uusap na obligado kang gawin. Mag-ingat kung kailangan mong suriin ang mga dokumento sa pananalapi. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon, ang paghahanap ng bagong trabaho sa ngayon ay maaaring hindi matagumpay.
ang mga pagsusumikap na makagambala sa iyo mula sa mga iritasyon at magdadala sa iyo ng kaunlaran sa hinaharap. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. Sa lalong madaling panahon, maaari kang makaramdam ng hilig na umalis at gawin ang mga bagay ng mag-isa. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Gumawa ng hakbang patungo sa pag-abot sa iyong mga layunin at ideya na nabuo na. Huwag maglakbay kung hindi ito apurahan. Ang pagtaas ng paghahangad ng material na tagumpay ay makakakuha ka ng pag-alit na saloobin at mga problema sa komunikasyon. Ang mga kasalukuyang planetary energies ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katatagan at seguridad hanggat ang iyong pinakabagong mga plano ay nababahala. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo, ang Taos puso at bukas na komunikasyon, kabaitan at pagiging maalalahanin ay magdudulot ng maraming benepisyo sa relasyon sa iyong mahal. Ang mga hindi inaasahang aksyon ay ang sanhi ng komplikasyon sa iyong mga relasyon. Iniiwasan ka ng mga tensyon mula sa katahimikan, ngunit kailangan mong makamit sa ngayon. Makakaharap ka ng mga paghihirap, ngunit manatiling kalmado at mapagparaya. Timbangang mabuti ang mga darating na kaganapan. Ang panginginig ng boses mula sa mga planeta ay naghihikayat sa iyo na ayusin ang isang pamamasyal sa isang lugar na maganda. Kung aprubahan ng isang malapit na tao ang iyong mga plano o hindi, hindi ka dapat nitong pigilan sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Sa panahon ng cycle na ito, ikaw ay pangunahing magiging interesado sa paglikha o paggawa ng isang hakbang patungo sa isang bagong bagay. Huwag ikompromiso ang iyong sarili upang hindi ka mawalan ng tapat na mga kaibigan at magpakita ng kahinaan sa iyong mga pinakamalapit na tao. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na kumilos ng mabagal at maayos ngayong umaga, habang ang buwan ng Aries ay humahalik kay Saturn. Ang mga vibes na ito ay magbibigay din sa iyo ng pahintulot na yakapin ang maliliit na sandali ng karangyan, kaya siguraduhin mag-stretch ng kaunti, huminga ng mas malalim, at makahanap ng kagandahan sa iyong paligid. Maaaring magdulot sa iyo ng discomfort ang pagtaas ng emosyon habang umiikot ang hapon dahil sa malupit na parisukat sa pagitan ng Luna at Pluto. Alamin kung kailan maninindagan o lumayo, o ang mga vibes na ito ay maaaring magbunga ng malupit na aral sa iyo. Sa kabutihang palad, magkakaroon ka ng pagkakataong magpakawala sa sandaling pumasok ang buwan sa Taurus, na nagtutulak sa iyo na alagaan ang iyong mga pagkakaibigan at magkaroon ng kaunting kasiyahan. Lucky number, 2 and 8. Lucky color, yellow-green. Aquarius, maghanda para sa hindi pagkakaunawaan na ikagagalit mo. Maaari mong asahan ang mga bago, kawili-wiling mga kakilala. Upang maiwasan ang pagkabigo, huwag talakayin sa sino man ang iyong mga intensyon. Huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado, gaano man kalaki ang hindi mo aprobahan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Maaari mong ganap na ipaubaya ang iyong sarili sa mga plano at layunin na napagpasyahan mong gawin, o maaari mong simulan ang paghiwalayin ang lahat sa pamamagitan ng pag-aalala at labis na pagsusuri sa mga detalye. Ang planetary alignment ay binibigyang diin ang paglabas at paglibot. Maaaring gamitin ang pera sa maraming bagay, ngunit ang isa sa pinakadakilang gamit nito ay ang pasayahin ang iba. Ang iyong sitwasyon ay talagang hindi masama. Ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Ang iyong insight ay patuloy na magugulat sa mga tao sa iyong kapaligiran, kahit na napatunayang ikaw ay isang mahusay na analyst. Maging cool kapag ang iyong mga interes ay kasangkot, ang mga negosyanteng may hawak na responsableng mga posisyon sa pananalapi ay dapat magingat kapag pumipirma sa mga napagkasunduang pamumuhunan. Huwag tanggihan na isaalang-alang ang mga kamakailang mong kahinang hindi sumasagot dahil sa iyong lubos na pagdepende sa emosyon. Huwag labis na timbangin ang iyong mga lakas upang mapanatili mo ang kasaganaan sa iyong panig. Ipagpaliban ang paggawa ng mahahalagang desisyon dahil nalilito ka, naiinip at maaaring hindi sila ang tama. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya.
Ang mga kahirapan ay hindi inaasahang magdudulot sa iyo na baguhin ang iyong mga agarang plano sa ngayon. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kinakailangang pagbabago sa iyong buhay. Mag-isip ng malinaw sa halip na kumilos ng basta-basta. Sa kabila ng mga tensyon sa panahong ito, ang resulta ng pagkumpleto ng mga kagyat na gawain ay isang hindi inaasahang mataas na gantimpala sa pananalapi na matatanggap mo sa lalong madaling panahon. Huwag tanggihan ang tulong. Ang mga bituin ay hindi hinuhulaan ang mga maliliwanag na kaganapan sa iyong buhay pag-ibig dahil ang lokasyon ng ilan sa mga planeta sa iyong tanda ay dumadaan sa isang mababang punto. Ang mga planeta ay nagpapalabas ng enerhiya na nagdadala sa iyo sa limelight ng higit pa kaysa dati. Pag-isipang mabuti na palakasin ang iyong sarili ng may higit na pasensya, lalo na ngayon. Huwag hayaang mangibabaw ang iyong emosyon kung nais mong makakuha ng isang karapat-dapat na pagkilala. Makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga kawili-wili at maimpluwensyang tao na maaaring gustong maging kapaki-pakinabang sa iyo at suportahan ang iyong mga plano at proyekto. Iwasan ang mabigat na trapiko at mag-ingat kung kailangan mong magmaneho. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago at pagbabago. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Ang iyong mga salita ay magkakaroon ng kapangyarihan ngayong umaga, mahal na Aquarius, habang ang buwan ay humahalik kay Saturn. Idirekta ang iyong enerhiya at tumuon sa mga proyekto at layunin na pinakamahalaga sa iyo, gamit ang iyong boses upang magtagumpay sa gayong mga ambisyon. Sa kabutihang palad, magkakaroon ka ng pagkakataong alisin ang funky vibes na ito na nagbibigay sa iyo ng pahintulot na humiga at tanggapin ang pagkabulok mula sa ginhawa ng tahanan. Lucky number, 7 and 23. Lucky color, gold. Pisces, magpakita ng pagpipigil sa sarili at huwag magsimula sa mga bagong aktibidad, kahit na may tumutokso sa iyo. Huwag magsagawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon. May darating na posibilidad na makapag-trigger ka ng matagumpay na ideya. Sa mga kagyat na pagpupulong at pag-uusap, mag-ingat sa iyong mga salita upang hindi ka lumikha ng mga problema at mag-iwan ng maling impresyon sa mga tao. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba at mahal. Ang pagbabago ay maaaring mukhang medyo nakakatakot at hindi secure na mga konsepto, ngunit maaari rin silang magsimula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Iwasan ang pagpuna at pag-aralan ng iyong sariling pag-uugali. Kailangan mong maging mas konserbatibo sa iyong pera ngayon. Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Mas mahusay na maunawaan ang iyong maling pag-uugali ngayon at alisin ang iyong mga alalahanin, magiging matagumpay ang mga tawag sa negosyo. Ngayon ay isang magandang oras upang pabagalin at pasimplehin ang mga bagay. Ang panlabas na impluwensya ay maaaring maging napakahirap para sa iyo na humakbang sa daan patungo sa kaunlaran. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay maaaring makaramdam ka sa isang mas maalalahanang frame ng isip. Madarama mo na nasa isang malakas na posisyon upang makagawa ng ilang mga plano sa hinaharap. Malapit na ang mga benepisyo sa pananalapi kaya huwag matakot na umakyat at kunin ang alam mong tama mong kinita. Ang mga planeta ay naghahatid sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Asahan ang magagandang balita na nauugnay sa iyong mga intensyon para sa pagbabago. Kakailanganin kang maglakbay. Ang mga paghihirap ay mag-aalala sa iyo, sila ay mapapamahalaan. Marami sa inyo ang mapapansin ang pag-activate ng mesensi ng mga kaganapan sa pag-ibig, ngunit dapat mong isaalang-alang ang kasalukuyang mga aspeto ng mga planeta na may Neptune ang planeta ng mga ilusyon na, habang magkatugma, ay nagdadala ng potensyal na mapanlinlang na enerhiya. Ang paghabol sa iyo ay isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan, na isang sanhi ng pagkamayamutan at pagkahilig sa pag-aaway.
Masigasig na sasalubungin ng iyong mga kamag-anak ang iyong paghahangad ng pagkakasundo ng pamilya at sa lalong madaling panahon ang matalik na pag-uusap sa gabi, mga paglalakbay ng pamilya at iba pang kagalakan sa tahanan ay magiging isang bagong kaugalian para sa iyong buong pamilya. Ang iyong mga ideya ay susuportahan kung taktika at hindi masyadong mapilit na ilagay ang mga ito para sa talakayan. Ang sandali ay hindi maganda para sa isang paglalakbay sa bakasyon. Posible ang mga positibong pagbabago kung i-anatomize mo ang iyong mga aksyon at maingat sa iyong mga salita. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. May mga makapangyarihang pagbabago na nagaganap sa iyong buhay sa napakabanayad na antas. Mag-ingat na huwag masaktan ang isang tao at huwag ipilit ang iyong opinyon. Ang mga panloob na kaisipan ay magsisimulang magpakita sa mga material na kaharian ngayong umaga, mahal na Pisces, habang ang buwan ng Aries ay kumukonekta sa Saturn. Gamitin ang enerhiya na ito upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap, nagtatrabaho ng masigasig at pamamaraan patungo sa gayong mga layunin. Mag-ingat sa distraction kapag nakipaghiwalay si Luna sa Pluto, at subukang huwag makisali sa anumang drama na hindi sa iyo. Lalabas ang iyong kakaibang panig upang maglaro sa sandaling pumasok ang buwan sa Taurus, na hinihikayat kang matuto patungkol sa mundo sa paligid mo. Ang mga vibes na ito ay perpekto din para sa mga marangyang petsa kasama ang espesyal na tao, lalo na kapag ang buwan ay nakahanay sa Venus ngayong gabi. Lucky number 17, lucky color maroon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.